bakit ba ang hirap magsimula ng business. So sa videong ito, pag-aaralan natin, iisa-isahin natin yung mga dahilan kung bakit hindi tayo makapag-umpisa ng sarili nating negosyo. Magandang araw mga ka-OFW, ako po si Todd, the Accidental OFW. Layunin po ng channel natin na magbigay ng mga business, financial at entrepreneurial tips at mga travel tips and advice sa ating mga ka-OFW at sa kanilang pamilyang Pilipino. So ikaw, meron ka ng idea, meron ka ng business idea at passionate ka naman doon sa business idea mo pero hindi ka makapag-umpisa at hindi ka nag-iisa dahil napakarami mga tao ang kagaya mo. Meron silang business idea pero hindi nila maumpisahan or wala silang lakas ng loob na mag-umpisa ng negosyo at kung bakit na ito po yung mga dahilan. Pero bago ang lahat, nais ko po na i-click nyo po yung like button at i-share po natin ang videong ito para po sa ibang mga tao para po matulungan natin sila at magkaroon sila ng idea kung bakit hirap sila na mag-umpisa sa negosyo. Unang-una, lagi nating iniisip na hindi pa tayo ready. Real talk lang po. Sa sarili natin, hindi tayo laging magiging ready. Meron lagi tayong iisipin at or laging merong dahilan yung isip natin na sinasabi natin na hindi tayo handa. Sinasabi natin na hindi pa tayo handa emotionally. Sinasabi hindi pa tayo handa financially. Sinasabi hindi pa tayo handa socially. At yung mga bagay na to, dire-diretso, yung mga bagay nito, walang katapusan at hindi po maihinto dahil ang totoo is ready ka na, kaya lang pinipigilan mo yung sarili mo para maging ready. Pangalawa, lagi nating hinihintay yung perfect timing. So, yung mga tao ang hilig-hilig natin na isipin na ang business ay kagaya ng ibang mga bagay sa buhay natin na kailangan nandiyan yung right time, nandiyan yung right circumstances, etc. Pero real talk na naman, ang perfect timing po ay kahapon. Pero dahil hindi na natin pwedeng balikan yung kahapon, ang next best thing ay perfect timing ay ngayon. So, tigilan po natin yung pagsisisi dahil hindi natin nasimulan halimbawa yung magandang business na tumabo nung nakaraang buwan or nung nakaraang taon dahil po pwede pa rin po tayong mag-umpisa ng business at po pwede pa rin nating bigyan ng magandang idea or magandang value add services yung business natin para po matok pa rin. At kahit nasabihin natin na hindi na ito yung kasagsagan o kasikatan halimbawa ng business idea na inisip natin, gawin pa rin natin dahil yung perfect timing ay ngayon. May exception po tayo dito, syempre yung mga seasonal na mga business, halimbawa yung business relating to Christmas or so Valentine's or election period at meron na po tayong mga video tungkol dito. Syempre yung mga yun, syempre kailangan paghandaan at ilagay doon sa tamang timing niya. Pero other than that, wala po tayong kailangang isipin dahil ang perfect timing ay laging ngayon. Pangatlo, ayaw po natin mapagdaanan yung masalimuot na prosesong administratibo lalo-lalo na po kung makikipag-deal tayo sa iba't ibang government agency. So, nandiyan yung DTI, yung SEC, yung BIR, yung mayor's permit, yung barangay permit, etc. Pero, kung kailangan natin at dapat tayong maging legitimate business at para yung commitment natin doon sa business ay hindi lang doon sa mga products at services natin dahil nag-build tayo ng branding natin, pang sarili nating branding, kailangan po natin yung support ng government agencies natin at halimbawang DTI or SEC, binibigyan nila tayo ng protection para hindi halimbawa gagayahin yung business natin o yung business name natin. Ang BIR po, kailangan natin ito dahil kung kikita tayo, responsibilidad ng isang Filipino citizen na magbigay ng karampatang pagbabayad ng buwis doon sa gobyerno para magamit ng gobyerno doon sa iba pang mga proyektong pangpamahalaan. Gayun din naman yung mayor's permit at saka yung barangay permit dahil tutulungan tayo nito doon sa mga local issues at local problems natin kung magkakaroon tayo at ia-align nila tayo doon sa local standards ng government na local government na kailangan na aayon sa batas. Po pwede bang mag-business tayo nang wala itong mga ito?
choice nyo po yan. Pero kung ako po yung tatanungin, mas maganda na ma-inconvenient tayo sa umpisa na pagdaanan natin ito. Dahil pag pinagdaanan natin ito at iniisip natin, halimbawa in the long run, na gusto na natin mag-give up, iisipin lang natin na, uy, pinagdaanan ko yung hirap na to, ngayon pa ba ako bibitaw? So, nagkakaroon ka ng deeper commitment doon sa negosyo mo. Pang-apat, wala kang financial leeway. Iniisip mo na baka may additional gastos doon sa pagninegosyo. Pero lagi po may ganito pagdating sa negosyo, yung binabudget mo na pera doon sa nanakaalat, doon sa products mo or doon sa services mo, lagi po yan may susobra. Kaya ano yung maipapayo natin? Be ready, plan ahead, tapos budget properly. At panglima po, siyempre, hirap tayong simulan yung pagninegosyo dahil ayaw po nating bitawan yung social life natin, ayaw nating mapabayaan yung family life natin, or yung single life natin. Lagi nating iniisip na gusto nating gumanda yung buhay natin, gusto nating gumanda yung stand nating pang-pinansyal, gusto nating magkaroon ng dagdag yung income streams natin. Pero hindi po ito mangyayari kung nakaupo ka lang or kung nakikipag-socialize ka lang sa mga kaibigan mo. Kailangan meron kang gawin at kailangan gawin mo ito minsan nang wala sila. Dahil pansarili mong commitment ito at dahil ikaw yung makikinabang dito. Kaya minsan kailangan nating mag-sakripisyo. Yung oras mo sa pamilya, alam ko mahalaga yan. Alam ko na dapat hindi mo yan i-compromise. Pero kung isasama mo sa plano yung pamilya mo at kung papaano sila makakatulong doon sa pag-uumpisa ng business mo, nasabi ko sa'yo, hindi mo ito maisasakripisyo bagkos mag-enjoy ka pa dahil pare-pareho kayo ng ginagawa at nasa isang vision yung gusto nyo na pag-negosyo. Sana po ay may natutunan tayo sa videong ito. Kung meron po tayong tips, questions, or experience, gusto pa natin i-share sa ating mga OFW, mangyari po lamang na mag-email sa daxofw@gmail.com. I-like po natin ang videong ito, mag-subscribe po tayo, at click po natin yung bell notification icon sa tabi po ng subscribe button para po alam po natin kung meron po tayong bagong video na ina-upload. Muli, maraming po salamat. Ako po si Tots, the Accidental OFW. Hirap na hirap tayong mag-umpisa ng negosyo, pero kung tutuusin, dapat noon pa tayo nag-umpisa. Dahil kung ginawa natin ito, marahil ay maganda na yung negosyo natin ngayon at kumikita na tayo ng extra para sa sarili natin at para sa mahal natin sa buhay. Yun lamang po at magandang buhay mga ka-OFW.